Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoong Jesucristo, mula sa iba't ibang kasulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao at ng bawat panig ng buong mundong ito, nanilikat pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 421 ng Ride On Ministry. Araw po ng Wednesday, April 20, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Grace, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Mairugin at mapagmahal na Diyos, sayaan po ninyo ng inyong bayan. Bawat isa ay magsilapit sa inyo, O Diyos, sa diwa ng panalangin, ng pagpapasalamat, maging ng pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Mahayag ka, O Diyos, sa aming mga buhay sa pamagitan ng napakahalagang gawain na ito, Panginoon. Puspusin mo kami, gabayan ng iyong Santong Espiritu. Padaluyin mo sa amin, Panginoon, ang pagkaunawa sa mga nais mo na ibahagi sa amin. Gayun din, Panginoong Diyos, dulutan mo kami ng maayos na internet. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito bago tayo tumalakay sa ating debosyon. Para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Andog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y
mahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, purihin natin ang ating Panginoon. Tunay nga naman na pinadadalisay ng ating Panginoon ang ating mga puso upang ang puso na meron tayo na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay tunay nga naman na kanyang nilulubos na dinadalisay upang tayo ay patuloy din na maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Ngayon, ang ating pong debosyon, mga karayon sa ating Panginoong Diyos, ay ating pong lalakbayin ang kabuuan ng sulat ni James o kaya si Santiago. Pero himay-himay natin na dahan-dahan hanggang matungo natin yung pinakahuling bahagi nito. Pero ang ating tatalakayin sa ngayon ay patungkol sa layunin o kaya ay excuse me po, the purpose of every trial na ating pong nararanasan sa araw-araw. Ang mga iba naranasan natin, ang mga iba ay mararanasan pa lamang natin, ang mas marami pang trials ay paparating pa. Pero sa kalagitnaan yan ay kasabay din na kung saan ay paparating ang mga blessings ng ating Panginoong Diyos. So, doon tayo sa bahagi na kung saan ay James chapter 1 verses 1 to 12. Pero ang ating pag-uukulan ng pansin nitong verses 1 to 4. Doon muna para hindi tayo abutin ng buong maghapon sa pagtalakay nito. Alam naman natin mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Hawak ninyo ang inyong banal na kasulatan. Yan man ay English, Tagalog, Ilocano, Cebuano o whatever. Nasalin. Napakahalaga na kung saan itong The Book of James o ang sulat ni Santiago. Ayon sa panimulang layunin dito sa aking hawak na Tagalog version na kung saan ay basahin ko, may kilag ito, dalawang paragraph lang. Ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa lahat ng hinirang ng Diyos sa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan ang ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan at gabay sa pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Buhat sa pananaw nang isang mananampalataya, tinalakay niya ang iba't ibang bagay gaya ng kayamanan at karalitaan, pagtukso, mabuting asal,
pagtatangi-tangi, pananampalataya at pagkilos, ang paggamit ng dila, karunungan, pag-aaway, kapalaluan at kapakumbabaan, paghatol sa kapwa, pagmamayabang, katyagaan at panalangin. Binibigyan na diin sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pagsasakatuparan ng relihiyong Kristiyano. Yan ho ang siyang panimulang pangungusap na binanggit. Ngayon, tingnan natin mga ka-ride on sa ating Panginoon using the King James Version, full Gospel Study Bible, and of course, magandang balita Biblia. Nang sinasabi sa paunang apat na talata, James, a servant of God and of the Lord that Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Yan ang sinabi ng King James Version, samantala sa Tagalog naman, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ng inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang kapintasan. Excuse me po. Purihin natin ang Panginoon sa mga talatang yan na ating pong binasa at ating pong narinig. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, walang sino mang tao sa daigdig na ito na kung saan ay hindi po humaharap. Ni hindi nakakaranas ng anumang klase uuri ng pagsubok. Lahat tayo ay hindi po tayo exempted yan. Bagaman merong iba-ibang mga konteksto ng bawat pagsubok nararanasan at mararanasan pa. Mayroong iba't ibang bigat, laki, at gayon din ang nagiging impact nito sa atin. At yan ay inilalarawan ng sumulat dito na si James na kahit ang mga lingkod ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, mga alipin ng ating Panginoon sa Kristo at lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako sa buong mundong ito, iba't ibang bansa, ay tunay nga naman na nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. At kung subukan natin na ilista ang lahat ng mga iyan, mga nakalipas nating naranasan,
Kaya hindi yung mga current na hinaharap natin sa kasalukuyan at sa mga unexpected and expected temptations, trials na maaaring dumatal sa atin. Pero yan ay realidad ng buhay, bahagi sa buhay natin na makararanas tayo. Ngayon, tignan natin ano ba yung sinasabi nga doon sa verse 2, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na kung saan ay binanggit dyan, di ba, ayon sa aking binasa. Diverse temptations. Yes, temptations. Binanggit yan. Pero ang ginamit sa Tagalog ay iba't ibang pagsubok. Well, yan man ay tinawag na temptations o iba't ibang pagsubok. Nakaka-relate tayo sapagkat tayo ay tao na buhay na kung saan ay we have the different senses incorporated in our bodily existence. And these trials, temptations, indeed we can feel it. We can experience it, and even its effect and impact sa bawat isa natin. Sikapin man natin na kung saan ay umiwas sa mga ito, kahit saan tayo humarap, saan tayo lumagay, saan man dako tayo naroon ay meron yan. Dahil nga naman sa tayo po ay nasa mundong ito, whether we like it or not, tayo po ay hindi nasa buwan. Hindi ho tayo nasa mga planeta, kundi tayo ay narito sa Earth, sa mundong ito. Na kung saan na ito na nga naman diverse temptations, trials and so on, ay nangyayari sa mundong ito. Ngayon, ayon doon sa aking nabasa, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, the word temptation, ayon sa Greek word na ito ay perasmoi, P, letter E, letter I, letter A, letter S, letter M, O, I, perasmoi. Yes, yan ang temptation sa salit ng Grego, pagsubok. Na kung saan, mga kapatid, sa Diyos, dito po sa ating tinatalakay, hindi ho ito pumapatungkol sa mga bagay na kung saan ay humihikayat sa atin. Tungo sa pagkakasala. Pero merong posibilidad na kung saan kung hindi mapaglabanan ang mga temptations, mga iba't ibang pagsubok na ito, maaaring tayo ay matungo doon sa pagkakasala. Na maaaring tayo ay unti-unti na humihiwalay, nakakalimot sa Panginoon. Kundi itong binabanggit na ito na perasmoi, temptation o pagsubok. Ito ho ay pumapatungkol sa alin? Sa trials, mga pagsubok. Ito rin ay pumapatungkol sa mga persecutions, mga pag-uusig.
At gayon din ito ay po mapatungkol sa affliction. Mga nararanasan natin mga kapatid sa Diyos na kahirapan sa mundong ito. Lalo na ang mundo ng kadiliman. The world of darkness, the world of Satan. But indeed, we are in this world. Kahit na ayaw natin na hindi po tayo sana nasa mundong ito. Pero nasa mundong ito tayo eh. Wala tayong magawa sapagkat tayo ay nasa mundo. At diyan ngayon po papasok mga kapatid sa Diyos, the beauty of life. If life is a gift from God, and if life is being guided and blessed by God, pero kasama na kung saan ang tao habang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito, maaari siyang makararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At gayon din ng iba't ibang klase ng pag-aalipusta, pag-aalimura, pag-uusig sa atin. Napakarami niyan. Lalo na tayo na kung saan ay marami na tayong pinagdaanan na mga taon sa buhay natin. Marami tayong istorya eh. Marami tayong maikwekwento sa mga pinagdaanan natin. Pero sa maraming nakalipas na mga taon ay eto tayo na kung saan ay nagpapatuloy. Makaride on sa ating Panginoon, the believer must meet all these trials and even persecution and affliction na kung saan ay kung paano natin na haharapin ang mga iyan. There should always be joy deep within our heart in meeting and facing and experiencing all of this. Dahil meron pong kaakibat na layunin kung bakit ang mga ito ay sadyang nararanasan natin. Kaya nga ang sinasabi doon sa Matthew chapter 5, verses 11 to 12, mga ka-ride on sa ating Panginoon, bahagi ng Beatitudes na tinalakay ng ating Panginoong Kristo. Ang sinasabi nga sa dalawang versikulo na yan, 11 to 12, blessed are ye when a man shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they, the prophets which were before you. Importante yung sinabi ni Jesus. Hindi lamang sa kanyang mga disciples, hindi lamang sa mga first witnesses na nakarinig ng kanyang katuruan, and even amongst us all.
in the past generation, the current generation, and even the forthcoming generations. Mapalad kayo. Yan ang kanyang sinabi. Kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig kayo at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan. And then, magdiwang kayo at magalak. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kaya nga mga ka-ride on sa Panginoon, the believer like you and me and all of us must indeed meet or face all of these diversified trials. And how to meet and face all of this? Upang sa kanon ay tayo nga naman ay maituturing na maging mapalad. Kapag ang kadahilanan ng ating mga nararanasan ay inaalimura tayo, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng mga masasakit na mga salita, mga pagbibintang, napawang kasinungalingan, mapalad tayo. Yan ang sinasabi ni Jesus. Pero paano natin harapin ang mga ito? And the profound suggestion of Jesus is for us, my dear ka-ride-on sa ating Panginoon, to rejoice and be exceeding glad. Magdiwang kayo at magalak. Yan ang siyang suggestion ni Jesus. Na dapat na maging attitude natin, na dapat na maging behavior natin, na dapat na maging pattern ng ating mind, ng ating puso. If we want to become victorious in overcoming all of these so-called diverse trials, at iba pang maari natin maranasan. Yes, maari ba tayong magdiwang at magalak kung tayo ay merong sakit? Maari ba tayong magdiwang at magalak na kung saan ay matindi ang pinagdadaanan natin na global pandemic? Makapagdiriwang pa rin ba tayo at magalak na may maraming namamatay nang dahil sa virus na ito? Maaari pa ba tayong magdiwang at magalak na kung saan ay punong-puno ang mga paggamutan ng pasyente na hindi na magkaugaga at hindi na kasya, lalo na sa mga paggamutan ng gobyerno? Maaari ba tayong magdiwang at magalak kapag tayo ay merong mabigat na problema? Maaari ba tayong magdiwang at magalak maging sa panahon na kung saan nasa kawalan tayo? Well, sinasabi ni Jesus, rejoice and be exceeding glad. Magdiwang kayo at magalak.
Ano nga naman ang mapapala natin? Meron na tayong problema pagkatapos pinaghehele natin ang problema natin na kung saan hinayaan natin, na kung saan sinusuntok tayo, na kung saan ay pinanghihina yung ating kalooban, nawawalan tayo ng pag-asa. Nagmumukmuk tayo. Radaldan na kung saan nandun pa rin ang pagdiriwang, nandun pa rin ang kagalakan. Sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos in Jesus Christ, there should always be an spiritual paradigm na kung saan ay patuloy na nakaukilkil sa ating mga isipan at puso, that no matter how hard and difficult ating pinagdadaanan sa kasalukuyan at maging sa mga darating pang panahon, there must always be a glowing sense of rejoicing and exceeding glad in the name of Jesus. Dahil yung sinasabi ni Jesus na kung saan ang tao ay hindi lamang nakatoon per se, nakapokus lagi doon sa kanyang trials na pinagdadaanan, kundi ang mananampalataya sa Panginoon ay meron pa rin siyang nakikita na positibo sa kalagitnaan at maging sa kabila ng mga nangyayari. At diyan nakasalig ang pananampalataya sa Kanya. Yes, looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Diyan nakasalig, mga kapatid, sa Diyos ang ating pagiging positive thinker. At gayon din na kung saan, by hook or by crook, hindi natin hinaya na kung saan anumang klase ng pagsubok ay gapiin tayo, kundi nandun pa rin na kung saan lumalaban tayo, hindi tayo sumusuko, patuloy lamang tayo na alin na harapin ang mga ito. Samantalang patuloy tayo na kung saan ay kumakapit sa Panginoon, sumasampala tayo sa Kanya, nakikipag-ugnayan sa Kanya sa diwa ng panalangin. Dahil alam natin, mga kapatid, sa Diyos na merong magandang ibubungan nito sa atin kung tayo ay nakatanaw sa Kanya, kung tayo ay nakatungtong sa Kanya. Tama si Jesus sa Kanyang sinabi, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mayroong malaki na gantimpalang nakalaan mula sa langit sa bawat isang nagpapatuloy na matibay ang pagkapit sa Panginoon. Ang pagsampalataya at pagtitiwala kay Jesus. Dahil kung tayo ay patuloy na nagtitiwala, nanampalataya kay Jesus anumang sitwasyon, there is always the presence or spirit of rejoicing and exceeding gladness before the presence of the Lord that Jesus Christ. Life indeed is a life that we must indeed continuously celebrating.
with thanksgiving. Let us live life with rejoicing unto the Lord. Let us live life with exceeding gladness unto the Lord. Dahil ang nagdiriwang sa Panginoon, ang merong galak sa Panginoong Diyos, iyan ho ay higit sa mga bagay-bagay, including scientific medical prescriptions. Kapag wala tayong galak, kapag wala na tayong time for celebrating Jesus sa buhay natin sa gitna ng mga trials. Kaya nga dumarating yung mga panahon na kung saan pumapayat tayo. Dumarating yung panahon na kung saan hindi na tayo nagkakaroon ng beautiful aroma. Hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataon na kung saan ay tayo po ay masarap pa rin kumain. Yes. Yes, tayo ay na-affected. Tayo ay nanghihina sapagkat hinahayaan natin ang mga bagay na ito ay panghinaan tayo. Rather than na magpatuloy na positibo, rather than na nagpapatuloy na magdiwang at magkaroon ng kagalakan lagi sa Panginoon na katanaw, na kung saan nararanasan man ngayon ito, itong diverse trials, temptations, and even persecution and affliction, mga ka-ride on sa ating Panginoon, someday, somehow, and even at the middle of the tunnel, even at the end of the day, at gayon din sa mga karating pa na mga panahon. Kaya nga may panahon na kung saan nakaranas tayo ng pagsubok. May panahon na kung saan ay payapa ang ating buhay. May panahon ng kasaganaan. May panahon na kung saan nanghihina tayo. May panahon na hindi natin maintindihan. Pero ang mahalaga, na kaugnay tayo sa panahon ng Panginoon. Sapagkat ang panahon ng Panginoon ay pumapanahon sa lahat ng panahon, ng bawat panahon at pagkakataon, sa bawat panahon at pagkakataon na nangyayari sa mundong ito. Yes, yan ay pananampalataya. Yan ay pag-asa sa Panginoon. Mahirap ngayon, pero bukas, nandoon ang katagumpayan. Nandoon na kung saan ang pagsilay. Nandoon na kung saan nakaumang ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ho, paghugutan natin ng kalakasan, inspiration, ang mga naunang mga propeta ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, kung paano nila na pagtagumpayan ang iba't ibang mga trials, temptations, persecutions, and affliction na kung saan nanatili pa rin sila sa poder ng ating Panginoon. Yes, anong sinasabi doon sa Romans chapter 5 verse 3? And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that the tribulation worketh patience. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Sapagkat alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. Yan ay magandang idinudulot at layunin ng mga trials na naranasan natin upang tayo ay maging matatag, upang tayo ay maging matibay, upang tayo
ay lalong mamunga ng katiyagaan. At gayon din sinabi ni Pedro doon sa kanyang unang sulat, kabanatang 1 talatang 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through a manifold temptations. Ye dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magnanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Tama si Pablo, tama si Peter sa kanilang sinabi. Kaya nga para sa akin mga karay doon sa Panginoon, kung ano man naranasan natin ngayon na pandemya, yan na itinuturing ko na isang pagsubok. Na kung saan ay malalagpasan din natin sa loob ng maikling panahon. Alam niyo yung maikling panahon na hindi ko nabanggit kung ilang araw yan. Kung ilang buwan yan at kung ilang taon yan. Pero maliwanag ang sinasabi ni Peter, mga karay, doon sa ating Panginoon na sa gitna ng mga nararanasan na iba't ibang pagsubok, sa loob ng maikling panahon ay dapat pa rin na kung saan meron tayong nararamdaman at nararanasan na kagalakan sa pananalapiling ng ating Panginoon, na kung saan yan din ang sinasabi ni Apostol Pablo na kinakailangan na tayo po ay magalak kahit na sa kalagitnaan ng ating mga pagbabata. Dahil alam natin, lalo na tayo na mapanataya na kung saan di umano sa makatapwid datapwat alula ang bagay, merong maibubunga ito na mabuti. Merong maibubunga na patuloy na mas lalo tayong nagiging matyaga, na lalo tayong nagiging matibay. Yes, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, every believer like you and me and all of us must indeed meet and face these trials with joy, rejoicing with exceeding gladness before the presence of the Lord Jesus Christ, because for they will indeed develop patience, pagtiyaga. At ano ang kaikibat ng patience na yan? Na di-develop din na tayo po ay magpatuloy na maigting din sa ating perseverance. At gayon din sa usapin ng endurance. Perseverance plus endurance equals patience. Patience equals perseverance and endurance. Yep. We have that the rejoicing spirit that we can still celebrate life with joyfulness unto the Lord. Kahit na hirap na hirap na tayo sa ating pinagdadaanan. Sini
sikap natin na kung saan ang mga kahanapan. Sinasabayan natin ng celebration. That's why the Church of Jesus Christ and all the church workers and members, ano man ang denominasyon meron tayo, kahit na panahon ng pandemic, let us hand in hand celebrating life, celebrating Jesus with rejoicing and exceeding joy. Dahil mga kapatid sa Diyos, ito ay nagdidevelop upang lalo tayong matatag at lalo tayong maging matibay, lalo tayo na nagtsatsaga, lalo tayo na kung saan ay nakapagpapatuloy, lalo tayo na nagkakaroon ng patuloy na endurance and perseverance. Tanungin mo ang katabi mo dyan, 1 meter away. Kaya mo po ang lumaban sa buhay ngayon? Tatagal ka pa ba? Sumusuko ka na ba? Ang sino mang sumusuko, hindi magwawagi. At gayon din, ang pikon sa nangyayari sa kasalukuyan, hindi magwawagi. Pero ang sino man na kung saan hindi nawawala ng pag-asa kundi nagpapatuloy, nakatanaw sa panghinaharap, sasabihin niya, someday, somehow, tomorrow, there will be a new life, a new blessing in the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, our faith in the Lord Jesus Christ can only reach full maturity when faced with the difficulties and even opposition in life. Yes, yan ay isang napakahalaga na layunin ng mga trials na yan, upang sa kanoon ng pananampalataya natin ay makarating doon sa pinakatumpak at kalubusan na tayo po ay nagiging mature spiritually sa pagharap sa anumang kahirapan, sa anumang hamon, sa anumang iba't ibang klase ng difficulties at gayon din ng mga oposisyon. Kaya nga doon sa James chapter 1 verses 3 to 4, kung babalikan natin, sinasabi ni Santiago, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang kapintasan. Hanggang saan yung pananampalataya? Hanggang saan yung ating patience, saan ang ating perseverance and endurance? Hanggang saan ang ating pagpapakatatag sa ating mga pananampalataya? Hanggang wakas, araw-araw, bawat lilipas na araw, bawat lilipas na buwan, taon, hanggang sa babalik muli ang ating Panginoon sa Kristo. Yan ay a journey of our Christian life na kung saan hinahampas dito, hinahampas dito, hinahampas dito, hinahampas dito,
ng mga iba't ibang klase ng alon ng buhay. Yes, kung kaya itong si Apostol Santiago, si James, ang mga iyan ay kanyang tinawag. Ayon doon sa verse 3 ng ating pinakamay na passage, mga karay, doon sa Panginoon, James chapter 1 verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Underline those words, trying of your faith. Nasusubok ang mga pananampalatayan natin. Kaya nga naman pinagdadaan ng turing natin na mga pagsubok yan. Gayun din karay doon sa ating Panginoon na kung saan ang mga trials na ito na hinaharap natin, naranasan natin minsan, mga kapatid sa Diyos, di nadala tayo ng mga ito upang ang buhay natin, mga ka-ride on sa Panginoon, ay sinusubok din ng Diyos ang ating pananampalataya. Yes, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya. Inaalam ng Diyos ang ating pananampalataya. Inaalam ng Diyos na maring sinasabi sa atin, my son, my daughter, kayang-kaya mo pa ba? Sasabihin natin ay, yes, Lord, kaya pa. Sabihin ng iba naman ay, Lord, hirap na ako. Sabi namang iba, ayaw ko na, Lord. Akala ko nung ako'y sumama sa church na ito, akala ko nung ako'y tumanggap sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas at ay may mas okay ng buhay, wala ng problema, wala ng trials. Pero Lord, nang pumasok ako dito, sumama ako. Dami pala ng mga trials. Dami pala ng mga kahirapan na nararanasan. Maring sabihin ni Lord ay, magpasalamat ka nga na nakakaranas ka ng mga ganyan. Diba? Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon sapagkat sinusubok niya ang ating pananampalataya. Kaya nga ho, ang banal na kasulatan, mga kapatid sa Diyos, na kung saan tinuturuan tayo ng mga anumang klase ng mga sigalot sa buhay, mga problema, mga pagsubok naranasan ng tao, na kung saan ang lahat ng mga inyan ay mga indikasyon na kung saan ang Diyos meron siyang layunin. Na maring ang Diyos na kung saan ay hindi nasisiyahan sa tao. Maring sa ating mga buhay na kung saan ay merong mga bagay sa buhay na natin na kung saan ay mabago, makorek, maayos. Natanging ang gabay at tulong ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu makagagawa nito. Kung Kanya, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga nangyayaring ito ay maaaring mga sinyales na kung saan kinikilala din ng Diyos ang ating mga firm na pananampalatay sa Kanya. Kinikilala din ng Diyos the firmness of our faith, the firmness of our dedication, the firmness of our commitment
unto the Lord that Jesus Christ. Kahit na nanahihirapan tayo, kaya nga doon sa verse 4 at dyan tayo magtatapos mga karay doon sa Panginoon at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang kapintasan. How beautiful na layunin purpose ng bawat pagsubok nararanasan natin upang tayo'y maging ganap at walang kapintasan. Na kung saan ang ating mga patience, mga kapatid, sa Diyos na pinapaging dapat at pinapaging perpekto ng ating Panginoon at gayon din na kung saan upang tayo maging banat at walang kapintasan pagdating ng kawakasan. Kaya importante yung sinabi dyan ni James na perfect. Maging ganap. At ayon doon sa aking nasaliksik lamang salita sa wikang Grego ng perfect. Teleios. T-L-E-I-O-S. Na kung saan ay naglalarawan ito ng biblikal na kaisipan. Ng pagiging ganap at walang kapintasan. Na kung saan ito po ay defined as a right relationship with God in Jesus Christ that bears fruit. Endeavor na patuloy na minamahal ang Diyos sa kalubusan ng ating mga puso. At dahil sa ating malubos na pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, na kung saan ang ating debosyon sa Kanya hindi nahahati, ang ating pagsunod sa Kanya ay hindi nahahati, at gayon din ang ating buhay na kung saan ay lalo na pinapaging banal at pinapaging dapat ng ating Panginoon tungo sa buhay na pagiging ganap at walang kapintasan. Yes, life is a gift from God, but life is full of struggle. But within these struggles in life, there is only one living God manifested in Jesus Christ. The presence and the power of His Holy Spirit that will continue to inspire us, to uplift us, to empower us, to help us. Upang tayo hindi lulugmok, upang tayo ay maaari pa rin makapag-celebrate, upang tayo ay meron pa rin kagalakan kahit na hinahampas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong batiin ang mga kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Yes, katulad po ng kapatid na Bernalais Grace Maoyawa Roberts na nandun sa bandang Remix Valley, West Virginia, USA. Gayun yung kapatid na Paula Tangona ng Alakapan, Cagayan, Mervin Jan Santos ng San Mateo, Isabela. At gayun yung kapatid na Princess Ninya Tangona, Emeline Maburang, nandun sa bandang New York City, New York, USA. Cherry Virgonio ng San Mateo, Isabela. Jayward Villanueva. Elma Flores ng Baguio City. Edward Tangonan ng Binizilan, North Cotabato, Mindanao. Mafel Taginod Maralit na nandun sa bandang Taichung, Taiwan.
At gayon din ang kapatid na ligaya, tangonan na labayog. Ito lang po mga pangalan na nakarating sa himpilan ng Rydon Ministry na celebration ng kanilang birthday sa araw na ito at manalangin po tayo. Mairugin at mapagmahal na Diyos lumalang ng langit at lupa. Ikaw o Diyos na siyang nagdadagdag ng edad ng tao, ikaw na siyang source ng buhay at blessing. Ayan mo, Panginoon, na kami po'y nagigisa sa lahat po ng magdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito, hindi lamang po ang mga nabanggit ang mga pangalan. Lahat, Panginoon, na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, sa bansang Pilipinas at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. At sa mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, O Diyos, lahat sila. Sa panahon na ito, Panginoon, ay madama na lang iyong banal na presensya. Ang iyong gabay, ang iyong paggilos, ang iyong pamamatnugot sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, ay hindi pa magpasalamat at magdalaga ng kanilang mga buhay, pamilyang kinabibilangan. Gayun din ang kanilang mga hanap buhay at iba pang mga gawain, Panginoong Diyos, sa araw-araw. Lord Jesus, patuloy po na gabayan rin sila sa araw-araw. Tulungan mo silang lahat, Panginoon, na maging maayos ang kanilang mga kalusugan. Tulungan sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay magtagumpay ang kanilang mga mithiin. Matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan. Maging maayos lagi ang kanilang mga kalusugan. At marami pang kaarawan sa buhay na darating sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, na lalong tumatatag ang kanilang pananampalatay at lumalago ang kanilang spiritual na pamumuhay. Palayin mo sila ng mga sanggol na pinanak sa araw na ito. Ingatan sila, lumaki sila na may pananampalatay at may takot sa iyo sa kalaunan. Palayin mo ang kanilang pisikal na pangatawan at ganyan, Panginoon, na magkaroon sila ng bright future sa mga darating na panahon. Blessing para po sa kanilang mga pamilya. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes. Amen sa ating Panginoon. At awitan po natin ng pagbati ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos sa manalubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, hulog mawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Hulo mawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrants
At gayon din ang mga sanggol na pinanak sa araw nito. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa ating Panginoon. Yes, ipagdiwang niyo lamang ang inyong mga karawan. Kahit na panahon ng pandemya, tayo po'y dumako sa ating mga panalangin, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po na sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa amin, O Diyos. Yes, tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw, sa iba't ibang mga pagsubok namin pong nararanasan. At meron pa lang na idudulot na mabuti, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga ito upang kami lalo maging matatag. Lalo kami, Panginoong Diyos, na napatitibay. At lalo, Panginoong Diyos, na kung saan makakamtan namin ang buhay na iyo pong pinapaging dapat na malubos. Salamat po, Diyos, sa inyong layunin. Salamat sa inyong pagtitiwala. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang siyang patuloy na nagpapaalaala sa amin. Wala kaming may pagmamalaki sa inyong harapan, kundi iyong kami ay magdiwang sa iyo. Magalak, magpasalamat, patuloy, Panginoon, akong saan kami ay kinakakitaan mo pa rin ng patuloy na pananampalatay. Nagigita mo ang aming patience, ang aming endurance, perseverance, nakikita mo sa amin, Panginoong Diyos. Na patuloy na nanatili ang aming katapatan, ang aming debosyon sa iyo, ang aming dedikasyon, commitment. Gayun din ang aming mga paglilingkod. At gayun din, Panginoong Diyos, na kung saan patuloy kami na sa iyo nakatingin. Samahan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa bawat buhay ng mga anak mong ito na kung saan ay nakikinig, nakikipanalangin. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo silang lahat na pagpalain sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. Patuloy niyo silang gabayan, palakasin, patuloy, Panginoon, na matugunan ang kanilang mga pangailangan. Bulutan niyo lagi sila, Panginoon Diyos, na maayos na kalusugan at matagumpay na pamumuhay at maging ang kanilang mga ministry, paglilingkod. At ngayon ni Panginoon Diyos ang kanilang mga hanap buhay. Yes, Lord Jesus, salamat po ng marami. May you continue to bless us all. Pagpalain, Panginoon Diyos, ang buong bansang Pilipinas sa kabuuan. Sa lahat po ng mga nanunungkulan, mula sa presidente at sa lahat ng kanyang kabinete, sa iba't ibang mga kagawaran, ahensya. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga trabahantes, ang lahat ng mga proyekto, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga iba't ibang mga branches ng government, ng executive, legislative, at gayon din ng judiciary. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga justices, judges, fiscals, lawyers, sa kanilang mga empleyado at sa kanilang mga ginagampanan na duties and responsibilities, sa mga iba't ibang kaso na kanilang kinakaharap at niliresolba, gaya din, Panginoon, ng lahat po ng mga senators at gaya din ng mga nasa Lower House of Representatives, Panginoon, mga congressmen at mga congresswomen, Panginoon, at sa lahat ng kanilang mga staff, Panginoong Diyos, at sa lahat ng mga batas na kanilang hinuhulma, Panginoon, pagpalain mo sila at pangunahan, Panginoong Diyos, at ano man ang kanilang kinakaharap, Panginoon, na iba't ibang klase ng problema, lalo na sa Pilipinas, sa kabuuan, Panginoong Diyos. May you continue to help, to extend your helping hands, and to provide wise decision, yes, sustainability of wisdom and knowledge,
ways and means na kailangan, Panginoon, lalo na sa pamumuno ng aming presidente. In the national level and even in the regional, at gayon din sa lahat po ng mga provinces, municipalities, cities, mga barangay, at gayon din ang bawat pamilya, different sectors, bawat individual, Panginoong Diyos, pagpalain po ninyo lahat. Gayon din, Panginoon, ng mga churches, mga church workers, at gayon din po, Panginoon, ang mga leader like ho at officers, mga kaanib, mga local churches, mission churches, church-related institution, Panginoon, anumang denominasyon. Pagpalain mo kami, buuin mo kami bilang mga Pilipino, Panginoong Diyos, na isang bayan na mayroong layunin patungo sa ikatatumpay ng bansang ito, Panginoong Diyos. Yes, pagpalain mo lahat po ng mga frontliners, mga pagamutan, mga quarantine facilities, at gayon ni Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, at gayon din sa sektor ng pribada, sa mga kalakal, negosyo, iba't ibang mga establishment, o Panginoon, pagpalain po ninyo lahat. At gayon din, Panginoon, itong aming sama-samang laban sa COVID-19, Panginoon, tulungan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa, at gayon din ang mga paggilos ginagawa, Panginoon, ng bansang ito, saan man dako, sa Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, sa kabuuan ng Pilipinas. Nanawa, Panginoon, sa darating na maagang panahon ay mag-flatten na totally ang curve ng pandemyang ito. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ay matatapos na, mawawakasan na, Panginoon, sa mga darating na panahon. Pagpalain mo, Panginoon, ang kaganapan ng lahat po ng mga vaccination operation sa bawat dako, Panginoon, pagpalain niyo lahat, Panginoong Diyos, sa mga kinakasanggapan niyo, mga pagamutan, mga institution, mga medical frontliners, essential frontliners, at gayon din, Panginoong Diyos. Lahat po ng mababakunaan, Panginoon, na kung saan ay maging mabuti, maging maayos ang kanilang kalusugan, na makatutulong, Panginoon, ng vaccine upang sa ganun ay mapalakas ang immune system at mayroon pang laban sa virus, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay anumang brand nitong vaccine na ito ay i-bless mo ng makatulong sa katawan ng tao, Panginoon, at makatulong din na mapuksa itong virus na ito, O Diyos. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay maiwasan ang hawaan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan nilalapit po namin ang kalagayan po, Panginoon, ng West Philippine Sea. At gayon din, Panginoon, ang China Sea, Panginoong Diyos, ang agawan ng teritoryo, Panginoong Diyos, between China and the Philippines, Panginoon. Dalayan po namin na kung saan nitong mga kasalukuyan na nangyayari ay nawa, Panginoon, ay maidadaan sa isang mapayapa na usapan, dialogo, upang maiwasan, Panginoong Diyos, ang anumang digmaan, Panginoon. Dahil hindi po makakatulong ito, kundi wawasak lamang sa buhay ng tao at gayon din sa establishmento at gayon din maapektuhan pati ekonomiya at iba pa, Panginoon. Kaya mangusap po kayo sa panig ng China at gayon din sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, na marisolba ito. Dalayan po, Panginoon, na saan ay kung ano man ang para sa Pilipinas, Panginoon, ay para sa Pilipinas. Yes, ang inyong patuloy na intervensyon ng pagkilos ng inyong banal na espiritu upang siyang sumagi sa bawat isipan, damdamin, Panginoon. May sa alang-alang, Panginoon, ang pangkapayapaan, pangmatagalan, ang katarungan at gayon din ang soberenya, Panginoong Diyos. O maasa kami, nadulutan mo ng iba yung karunungan, kaalaman at kaparaanan kung paano malulutas ang problemang ito, Panginoon. Kung kahit dinadalain po namin, Panginoong Diyos, ang pamunuan ng bawat bansa at gayon din ang mga karating bansa, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay makatutuklas ng magandang solusyon sa problemang ito, Panginoon. Lord Jesus Christ, ang kagalingan po sa lahat po ng mga total cases ng COVID-19.
Yes, dalain po namin para sa kanilang total healing recovery, good health and wellness, gayon ni Panginoon na matugunan kanilang mga financial need. Pagpalayan niyo ang lahat po naman yung mga kinakasangkapan ng mga pag-amutan, quarantine facilities at gayon ng mga medical frontliners, essential frontliners, Panginoon. At sa mga nananalangin araw-araw ng magkalakip-lakip, Panginoon, ang lahat ng ito para po sa kaganapan ng ikalulusog at ikalulunas, ikagagaling, Panginoong Diyos, pati ng mga pagkain, mga gamot. Yes, Lord Jesus, salamat po sa lahat po ng mga total recoveries. Dalangin na yung Panginoon na patuloy mo silang ingatan, pagpalain na hindi na po manambalik ang virus sa kanilang mga katawan, Panginoon, kundi patuloy na silang malaya sa COVID-19. At sa karamdaman, Panginoon, yes, matugunan din na kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din, Panginoon, na hindi sila makalimot na magpasalamat sa iyo at isuko lahat ang kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Yes, hindi lamang po ang bansang Pilipinas, kundi sa kabuuan ng buong mundo, lahat ng bansa, Panginoon, sa buong mundong ito, pagpalain mo lahat. Lahat po ng mga deliderato, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga paggilos sa panahon na ito para mapugsa ang COVID-19. Ingatan po at pagpalain lahat, Panginoon. Yes, pagalingin ang buong bansa ng Pilipinas at sa lahat ng bansa, sa lahat ng mamamayan, lahat ng tao sa buong mundong ito, Panginoon, at gayon din ang buong karagatan, ang buong kalikasan, himpapawid at ang kabuuan, Panginoong Diyos, ay gumaling, Panginoon, na kami makapagbasimula sa isang mabuti at maayos matagumpay na simulain ng buhay, Panginoon. Ito pang aming panalangin sa manapangalan po Yesus naming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ang mga prayer requests na dumating sa impilan ng Rhydon Ministry mula sa ating kapatid na yes, DSE Reverenda David Bunuan ng tumawi ni Isabela as of 9:14 ng umaga kahapon. Update po sa family ko, purihin at walhatiin ng Panginoong Diyos. Magaling na po ang daughter-in-law namin na si Edge. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bagaman positive po ang anak namin na si DJ, wala po ang signs and symptoms. Gayun din sa apo naming 2 years old na si Myra, masigla po siya. Di na pinaswab test para di lalong ma-expose. Salamat po sa inyong prayers at sa patuloy na panalangin. Aming Ama at aming Diyos, may you continue to bless and protect the whole family of Bunuan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, na kung saan ay magaling na ang kanyang daughter-in-law na si Edge. At ganyan, Panginoon, na kung saan ay patuloy din ay paggalob mo ng iba yung kalusugan, kagalingan para kay DJ. Ganyan, ni Panginoon, ang kapatid, ang kanyang apo na 2 years old, si Myra, ng mapasigla. At gayon din, Panginoon, sa bawat isa sa kanila bilang isang pamilya, Panginoong Diyos. We lift up all of them, O Heavenly Father, unto your loving care and protection and safetiness, Panginoong Diyos. Provide them, O Heavenly Father, good health and wellness. At gayon din, Panginoon, na matugunan kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Pagpalain nyo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang ministeryo na ginagampanan at gayon din ang kanilang mga kabuhayan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Gayon din po lang sa ating kapatid na Perseida Olermo Valencia ng Bagong Barrio, Caloocan City, Metro Manila, as of 6:44 yesterday. Ninong patay na po si Arsenia Kides. Yes, stroke na kadahilanan. Ito po ay dating membro natin sa Bagong Barrio Nathan Methodist Church, Bagong Barrio, Caloocan City, Metro Manila. Ang Rhydon Ministry at ngayon din aking buong pamilya ay pinaparating ang ating pakikisang damdaming sa buong pamilya ng mga Kides. Isa rin ito sa pamilya na malaki at fully supported ang church ng buong pamilyang ito. Yes. At gayon din ang kanilang mga anak lang na naging mga choir members noon. In the mighty name of Jesus,
Dalain po namin, Panginoon, ang buong pamilya ng kapatid na Glorified Arsenia Quiles. Ang iyong patuloy na pagkakalob, Panginoon, ng lubos na kaaliwan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Ganyan, Panginoon, na maranasan nila pagpapalakas mo at ganyan, Panginoon, ang biyaya na kailangan nila sa panahon na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon Diyos, na kung saan bigyan mo sila ng pag-asa. Yes, panghawakan nila, Panginoon, ang katotohanan ng iyong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan sa sino mang sumasampalataya. Proteksyonin mo at pagpalain ang buong pamilya ng Quiles, gayon din ang mga Olermo at Valencia, Panginoong Diyos. Unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit and entrust the whole body, spirit, and soul of Arsenia Quiles for your continuing care and reign over her in your kingdom. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din natin na Florenda Nabua ng San Fabian, Pangasinan, as of 3:39 p.m. yesterday, Bishop, this COVID-19 is the worst disease that we have ever known. Kasi ang nakalulungkot, hindi ka malapitan ng asawa mo o pamilya mo kasi takot silang mahawa sila. Paano na ako, matanda na po ako at mahina pa. Kahit may katulong ako, hindi rin sila papayagan ng anak niya kasi baka mahawa siya. Yung nurse sa dami ng pasyente, di ka rin na maasikaso. Kaya panalain ko sa Panginoon, sana hindi ako mahawaan kasi mamatay na lang ako. Ang dami ko pa namang sakit po, may HBP, high blood siguro ito, anemia, at kung minsan may insomnia. Ipanalangin po ninyo ako, Bishop. Yes. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, pakaingat po tayo sa araw-araw. May inam na yung tayo pinag-iingat. Napakahirap po ma-expose sa panahon na ito. Ganun pa man, manalangin tayo. Nilalapit namin, O Diyos, isa sa aming masipag na kababaihan ng aming iglesia dyan sa bandang San Fabian, Dinalupihan, Florenda, Nabua, Panginoon. Na kung saan, Panginoong Diyos, ay nandoon ang kanyang mga pag-aalala sa mga nangyayari sa panahon na ito, Panginoon. At patuloy po ninyo na siya gabayan, pagpalain at palakasin. Gayun din, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanyang maigting na prayer request, Panginoon, na sana po na hindi siya mahawaan, Panginoon, ng virus na ito. Yes, Lord, yan po ang pinakikiusap niya at pinakikiusap po namin. At gayun din, Panginoong Diyos, na kung saan katagpuin po ninyo siya sa kanyang mga iba't ibang karamdaman, Panginoon. Meron siyang high blood, meron siyang anemia, at pagkaminsan, Panginoon, ay meron siyang insomnia. Yes, tulungan mo siya, Panginoon, bilang isang senior citizen. Hallelujah, praise the Lord, maibsan siya. Makararanas siya, Panginoon, ng iyong yakap ng pagmamahal, ang haplos ng iyong pagpapaling, tungo sa lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, protection para sa buong pamilya, at blessing para sa kanilang pangailangan sa araw-araw, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord sa buhay ng ating laiko na ito na Florenda Nabua. Alam niyo ho, ito po ay everyday isineshare niya ang bawat episode ng Ride On na ministry. Dahil naniniwala siya na kung saan ay ang mga salita ng Panginoon, ang mga panalangin ay napakahalaga sa panahon na ito. Ang pagpapalakasan, pagpapanalanginan, at pagpapaabot ng pag-asa sa bawat isa. Kaya huwag po tayong titigil, mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon.
Gayun din lang sa tagapatid na Sierra Maria Angeliano Kalahin ng Baguio City as of 3:32 PM yesterday. Magandang hapon po, Bishop. Sana huwag po kayong magsawas sa aking mga prayer request po. Oo naman po. Pag-isama naman po sa prayers niyo, tita ko Estelita Kalahi Alota ng Santiago City, Isabela, kasalukuyan pong nasa ospital ngayon dahil sa COVID. Nakatubo na daw po dahil nahihirapan na daw pong huminga. At kasalukuyang may pneumonia din. Pakisama na din po ang buo nilang pamilya dahil nahawa na din daw po ang dalawang niyang mga pamangkin. Opo, di ko nakuha name po nila. Maraming salamat. You see the contagious effect nito, mga kapatid, sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo para po sa prayer request na ito. Ang kapatid na Estelita Kalahi Alota, Panginoon Santiago Isabela, na nasa pagamutan, Panginoon, na kung saan ay napakahirap pong kanyang kalagayan, nagka-COVID, merong tubo sa kanyang katawan at gayon din nahirapan na huminga, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, merong pansang pneumonia. At gayon din, Panginoon, na kung saan pati ang kanyang buong pamilya nahawa na din ng virus na ito. Ang kanyang dalawang apo, gayon din ang kanyang mga pamangkin. Lord Jesus, pinakikiusap po namin, Panginoon. Nakatagpuin po ninyo ng personal ang buong pamilya ng mga Kalahi Alota, Panginoong Diyos. Lalo tigit, Panginoon, si Estelita Kalahi Alota, Panginoong Diyos, na kung saan napakahirap ang kanyang pinagdadaanan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, sa pinakamabuti, pinakamainam na kalooban mo at solusyon, Panginoon, sa kanyang problema, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Yes, maibsan siya na maging maayos ang kanyang paghinga at gayon din, Panginoon, na kung saan magkaroon ng kagalingan ng lubos ang kanyang pneumonia, Panginoon, at gayon din ang virus na yan ay mawala sa kanya. Yes, Lord Jesus, kasangkapan ninyo na mabisa, matagumpay ang pagamutan at gayon din ng mga medical frontliners. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang kanyang dalawang apo at gayon din kanyang mapamanggin, Panginoon, lahat po sila, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo. Na lahat po sila, Panginoon, ay makararanas ng lubos na kagalingan at kalakasan kailangan nila, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, maranasan nila ang iyong haplos ng pagmamahal at paggawa ng himala, Panginoon. Total Healing Recovery, Good Health and Wellness para po sa kanilang lahat, na matugunan din ang kanilang mga financial needs sa araw-araw. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayun din mula sa ating kapatid na Bilma Domingo ng Quezon City. Yes, ang kanyang prayer request, magandang umaga po, Bishop. Patuloy po ang dalangin po kay Myra Cruz po. Umiiyak ang anak niya. Kadahilanan ng pag-progress pneumonia, nanay po niya. Sa Pilipina General Hospital po. Ibang klaseng baryan po ang tumama sa nanay niya po. Lahat po silang pamilya, positive po. Makalabas na po yung anak niya po. Ngayon, awa ng Diyos. Yung tatay at kapatid niya, sa bahay sila, quarantine po. Nagpapasalamat ang buong pamilya nila sa patuloy niyong panalangin.
makarecover na po nanay niya si Myra Cruz. Maraming salamat po, Bishop. God bless. Buong pamilya, mga kapatid sa Panginoon, kahawa-hawa ng virus na ito. Yes, Lord Jesus, lumalambing po kami sa inyo. Yes, nagsusumamo, namamanhikan, Panginoon, sa inyo pong magagawa, Panginoon, sa buong pamilya ng kapatid na Myra Cruz na kung saan ay nasa pagamutan, nasa ICU, Panginoong Diyos, na kung saan ay nagproprogress pa ang kanyang pneumonia, Panginoon. At silang lahat, Panginoong Diyos, buong pamilya, nilalapit po namin para po sa kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness. Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo ang kanilang pinagdadaanan na quarantine period, Panginoon, na maging kaparaanan upang sa ganun, Panginoong Diyos, manumbalik ang normal na kalagay ng kanilang kalusugan, Panginoon. Yes, pagpalain mo silang lahat, gayon din ang kanilang mga pangailangan. Yes, we claim and we declare healing upon healing, good health and wellness upon good health and wellness, recovery upon recovery, yes, para po sa lahat sa kanila. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon nilang patuloy na pre-request ng kapatid na Betty Jane Osalia Berzosa ng Ilagan City, Isabela. Aming ama at aming Diyos, patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, ang kapatid na Rona, na siyang anak niya, Panginoong Diyos, at gayon din ng kanyang anak na si AJ, Panginoon. Matuloy po, Panginoon, na pagpalain mo ang buong pamilyang ito, na lapatan sila, Panginoon, ng patuloy na lubos na kagalingan at talakasan, good health and wellness, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan, yes, ang trabaho ni Rona, Panginoon, ay maging matagumpay upang makatulong sa kanilang mga kabuhayan at pangangailangan sa araw-araw. At gayon din, Panginoon Diyos, ang pag-aaral ni AJ, Panginoon. Pagpalain siya ng patuloy na pagkakaloob mo, Panginoon, ng karoon kaalaman, sipag at tsaga talino, Panginoon, na kailangan ng batang ito, Panginoong Diyos. And someday, somehow, in the very near future, magkaroon siya, Panginoong Diyos, ng magandang future. Yes, pinagkakatiwala po namin ang buong pamilya na mga Osalia at Berso sa Panginoon sa inyong pag-iingat, proteksyon at katugunan sa lahat kanilang mga pangailangan. The mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng amen. Gayun din ang pre-request ng kapatid na Dr. Greg Pawilin ng University of the Philippines, na kung saan ang kanyang young sister na si Jocelyn Pawilin Hernandez ay nahulog nga naman ng isang gabi, nahulog sa tricycle, yes, at nasa pagamutan sa St. Martin na Candon City, Ilocos Sur. At manalangin tayo sa pagkakataon na ito. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for this prayer request. Pagbalayan mo, Panginoon, kapatid na Jocelyn Pawilin Hernandez, Panginoon, na kung saan makarecover siya, madulusan siya, Panginoon, ng lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, nang siya, Panginoon, ay makalabas na sa pagamutan, Panginoon. Pagpalain mo rin ang St. Martin Hospital ng Candon City, Ilocos Sur, Panginoon Diyos. Matugunan din ang kanilang mga financial need ng Fernandez family, Panginoon. At gayon din patuloy na pagpalain ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang kapatid na Dr. Greg Pawilin, Panginoon, ng University of the Philippines. Ingatan mo rin proteksyonan, pagkalooban ng malusog na pangatawan, at gayon din akong saan kasangkapanin mo siya ng mabisa sa lahat ng mga estudyante na dumadaan sa kanyang academic ministry, at gayon din ang kanyang posisyon din na ginagampanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen, at gayon din ang prayer request para sa ating kapatid na, yes,
Brother Arsenio Art Tamilian ng Kalasyaw at Pangasinan, dalayan po namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan at kalakasan para po sa aming kapatid na Arsenio Milian ng Kalasyaw, Pangasinan, Panginoong Diyos, sa kanyang patuloy na quarantine sa kanilang tahanan, Panginoon. Yes, kanyang malagpasan sa madaling panahon. Mapanumbalik, Panginoon, ang kanyang kalakasan na wala na pong virus na ito, Panginoong Diyos, kundi maayos ng kanyang kalusugan. Yes, we claim and we declare healing upon healing, good health and wellness upon good health and wellness, recovery upon recovery. At gaya din pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, milyan, at gaya din ang kanilang paaralan, gaya din ang iglesia niyan sa bandang Kalasyaw, Pangasinan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming pakiusap at panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ng prayer request ng ating batid na Dr. Patrocinio Serranilla ng Barrio Militar, Port Magsaysay, Palayan City, aming ama at aming Panginoon. Nilalapit po namin, O Diyos, ang kalalagayan po ng kanyang kapatid na mas panganay sa kanyang kapatid na JC, Panginoong Diyos, na kung saan ay nagka-COVID din at nakakonfine dyan sa bandang Paulino, J. Garcia General Hospital ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dalayan po namin, Panginoon, ang kanyang lubos ng kagalingan at kalakasan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang anak na si Karen na nasa quarantine facility, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, malagpasan nila, Panginoon, ang itong kanilang pinagdadaanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang pag-amutan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang mga medical frontliners. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, nang sa kayon ay lubos na gumaling. Mapalaya, Panginoon, sa karamdaman ng kapatid na JC, Panginoong Diyos. Pagpalay mo rin ang kanyang anak si Karen nang gumaling din, at gayon din pagpalay ng kanilang buong pamilya at gayon din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din, O Ama, at ayong Panginoon Diyos, na kung saan ay patuloy po namin ay lalapit ang kapatid na Lisel at Christian, Panginoon. Yes, kabahagi ng pamilya, Panginoon, ng Lakandaso, at gayon din ng mga Gonzales, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, na kung saan ang maayos na kalusugan para sa kanila. At gayon din, Panginoon Diyos, ang favorable and negative result ng kanilang swab test. Pairugan niyo, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo ang kanilang mga pangailangan. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, nang sa gayon ay patuloy silang maibsang sa kalungkutan sa pagpano ng kanilang mahal sa buhay, kapatid na Lito Gonzales. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming kahilingan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Sinchas Tuarez, Panginoon, ng Marilao, Bulacan, sa kanyang lubos na kagalingan. At patuloy ang pagpalain mo, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, ang inyong pag-iingat, proteksyon, pagliligtas, at gayon din sa mga financial provision na kailangan nila higat sa lahat, Panginoon Diyos. Ay gagaling siya, Panginoon, at makararanas ng maayos na kalusugan at pangatawan. Yes, Lord Jesus Christ, umaasa kami, Panginoon, na maging mga kapatid namin na kung saan ay patuloy po namin ay pinapanalangin sa araw-araw. Yes, ang kapatid na Rogerine Liaban na meron pong pinagdadaanan na breast cancer dyan sa bandang Sinait, Ilocos Sur. Gayun din ang kapatid na Leite Lacandasa ng Marilao, Bulacan, Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila. Ang kapatid na Andrea Cruz na meron pong blood clot dyan sa bandang USA, Iyasun Espiritu Domingo, na meron pong ulcerative colitis dyan sa bandang Qatar, Mario Urbano na meron liver cancer, Rose Hayag Pascual sa kanyang kalusugan, at gayon din ang kapatid na Myra Cruz na nasa ICU, at gayon din ang kapatid na Baby Crisel Marie Pasay na meron pong problema sa kanyang meron siyang kidney cancer dyan sa bandang Mindanao, at gayon din ang kapatid na Ruel Luzong Yumel ng Maribel Sabatan sa kanyang pagdadialysis, Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaan na colon cancer stage 3. At ganyan, Panginoon, ang kapatid na Hope Kabutay at ng kanyang baby na sa kanyang sinabubunan dyan sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija, para sa tagumpay ng kanyang panganganak. At ganyan din ang din ng lalaki at babae ni Mama Marites Bisedo ng Church by the Highway ng City of Bacoor, Cavite, na nasa Bacoor City District Hospital dahil po sa COVID-19. Gayun din ang kapatid na June Mapalon sa Gabo, Isabela,
Gayun din sa COVID-19 at gayun din kapatid na Diyong Milagrito na Maligisabena na meron pong bukol sa dyan for operation na kung saan ay nasa ospital dyan sa bandang Tokigaraw City kaganyan at gayun din kapatid na Osias de Jesus ng Pulilan, Bulacan sa kanya pinagdadaanan na stage 2 colon cancer. Aming ama at aming Diyos silang lahat ay aming pong inilalapit sa inyo para po sa kanilang lubos na kagalingan at kalakasan. Good health and wellness at matukunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw na pinansya at gayon din ang kanilang mga spiritual need, Panginoon, protektahan ang kanilang mga pamilya. Gayon din, Panginoon, ang lubos na kagalingan at kalakasan, recovery para po kay Lola Digonis Bia Kasiguran Domingo. Pagpalain mo siya, Panginoon. Gayon din, Ama, nilalapit namin ang kapatid na Esther Maria de los Trinos ng Maria Aurora. Sa kanyang recovery, Panginoon, sapagat siya po'y bumagsak at mayroong fracture sa kanyang hip bone dyan sa bandang Maria Aurora. Gayun din ang kabuuan ng pamilya ng Saturno, Panginoon, at ang Maria Aurora Methodist Church na naka-quarantine sa panahon na ito. Gayun din ang kapatid na Jane Lumacan ng Cebu B-Science sa kanya pinagdadaanan din at gayun din ang kapatid na Billy Patterson ng Georgia, USA na stage 4 cancer de pancreas. Gayun din ang nanay Rebelina na makatugal ng Balanga City, Bataan para sa kanyang lubos na kagalingan at recovery. At gayun din kapatid na Sonia Mangubak at Chamalyari ng Bataan sa kanilang pinagdadaanan na dialysis. Gayun din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church San Luis, Pampanga sa kanyang diabetic retinopathy ng kanyang left eye at gayun din ang kanyang bone problem. Gayun din ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari na meron pong cancer of the lungs at nagge-chemotherapy at gayun din ang kapatid na Eva Estrella Reyes na meron pong problema sa kanyang kidney paa at gayun din sa albumina, Panginoon Diyos, silang dalawa ay mula dyan sa bandang Dinalupayang Batahan. Gayun din ang kapatid na Glaysa Matunan na meron pong cancer dyan sa bandang Angeles City, Pampanga. Ang kapatid na Bishop Joseph Agpawa and family ng United Church of Christ in the Philippines para po sa kanilang lubos na kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Arisa Rodrigo ng Batangas for complete healing recovery at gayon din ng mag-asawang retired Reverend Benjamin Aziz Sr. and Mrs. Antonia Aziz ng San Diego, California para po sa kanilang maayos na kalusugan. At umasa kami, Panginoong Diyos, lahat po ng mga natukoy na mga pangalan nito, Panginoon, ay we declare and we claim healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, financial provision and spiritual provision po para po sa lahat po sa kanila, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, ang patuloy na kahilingan ng kapatid na Virgilia Balingi ng San Mateo Isabela para po sa mabilisan na pag-acquire ng visa patungo sa Maldives ng kanyang anak na si Syria, yes, Syra Maria Balingue. Pagpalain mo, Panginoon, ang sa kayon ay sa madaling panahon, yes. No, Panginoon, ay within this week, yes, ay matugunan na ito, Panginoon. Pagpalain mo rin ang kanyang kalusugan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang preparation. Pagpalain mo, Panginoon, Diyos, ang buong pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang dadat na trabaho dyan sa bandang Maldives. Gayun din, mga kapatid, na needs beaten sa kanyang preparation to go back to the kingdom of Bahrain. Pagpalain mo siya at pangunahan, Panginoon, at gayon din ang kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang nalapit na konsyerto ng Pilipinas Palawan Christ Music Ministry, Virtual Dance and Music Concert nitong darating na April 30, 2021, 7 o'clock in the evening up to 10. Panginoon, dalangin po namin na ito po yung maging matagumpay. Pagpalain mo lahat po ng mga kakasangkapanin, pagpalain mo, Panginoon Diyos, lahat po ng maging bahagi at nawa, Panginoon, na itunay ka naman na maging matagumpay ito at marami silang ma-raise nang sa gayon matugunan po, Panginoon, ang kanilang mga proyekto dyan sa bandang Palawan. O aming ama at aming Diyos, sa lahat po ng aming mga nakalimutan ay panalangin, batid mo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Yes, pangunahan mo kami, pagpalain sa buong maghapon sa lahat ng aming gagawin. Yes, gayon din, Panginoon, sa buong magdamag sa aming pagtulog at sa pagharap namin sa mga panibagong mga araw. With your guidance, with your blessing and protection, Panginoong Diyos, rest assured, kami po ay makararanas ng patuloy na katagumpayan dahil ikaw ang siyang magpapatagumpay sa amin. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang Grand Ministry, patuloy po na pinagpabot sa atin ng pasalamat.
sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, at gayon din sa pag-follow sa ating page, at gayon din po sa pag-share sa bawat episode ng Ride On the Ministry. Yes, nangungumusta din sa body sa inyo. Kumusta po kayo? Ang kalagayan ng pamilya ninyo, kalagayan ng trabaho ninyo, ministeryo. Yes, kumusta mga pinagdadaan nyo sa araw-araw ang Ride On Ministry? Patuloy po niyo sinasabi sa atin. God bless and protect us all always to the presence, the power, and acts of His Holy Spirit and His inspired words. Gayon din ay patuloy natin sinasabi, stay safe and healthy always. Gayon din, be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong silipin at basahin ang mga comments ng ating mga kapatid. Yes, buri ng Panginoon at tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At salamat po sa presence ng bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. At yes, na-extend natin ang ating regards. Yes, shout out kay Nanay Nelda Nunan dyan sa bandang USA. God bless Nunan family. Palaparan po natin si Rola dyan. At gayon din ang kapatid na Brother Arnel. Yes, every step every nation dyan sa bandang USA. God bless you all. Pagpalain ang buong pamilya mo. Palaparan po natin si Rola dyan. At gayon din nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na yes, Minerva de la, yes, de la Cruz dyan sa bandang saan? Yes, Kalaka, Batangas. Purihin ang Panginoon. Shout out din yan. God bless De La Cruz family. Palakpakan po natin si Lola Jean. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. At ngayon din, yes, mula sa ating kapatid na yes, dating this, Reverend Luis Cruz. Kumusta na kayo dyan sa bandang Bethany Methodist Church? Bethany Methodist Christian Learning Center sa Hermosa, Batangas. Shout out din dyan. At God bless Cruz family. And of course, your ministry and leadership na ginagampan mo. Pakaingat kayo dyan. Pagpalaan ng Panginoon. Hallelujah. Amen sa ating Panginoon Diyos. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop Litangon and family. Thank you very much. At likewise po. At ganyan lang sa ating kapatid na, yes, how are you, my dear Bishop DSE Joe Vicente ng administrative pastor ng Gipa Methodist Church, Tayaba City, Quezon, at gayon din ang kanyang pamumuno dyan sa bandang Rizal, Laguna, Quezon District sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Conference, at gayon din ang kanyang ministeryo na pasa-pasa every 5 o'clock in the morning daily. Yes, palapakan po natin Gambes Vicente family and your ministry and leadership. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment po ay yes, good morning po sa lahat. Thank you very much at likewise. At gayon din mo na sa ating kapatid na yes, how are you my dear Albert Jure Lucas Mariano dyan sa bandang Madrid, Spain. Shout out dyan sa lahat po ng mga Pilipino at gayon din sa buong pamilya ninyo. Yes, God bless Lucas Mariano family. Palapakan po natin sila lahat dyan ng kanyang comment. Good morning po, Bishop Litangon and family. Stay safe with one emoji of heart. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. Ganyan mo lang sa ating kapatid. How are you, my dear Francis Huno Butlay? Butlay ng Priam Methodist Church na kung saan nakabase dyan sa bandang Gingog City, Misamis Oriental, Mindanao. Shout out din at Galvez, yes, Huno Butlay family. Palapakan natin sila lang dyan. At ganyan, kumusta nang iyong pamilya, kumusta nang iyong ministry, at kumusta nang iyong trabaho dyan sa batang LGU nyo. Yes, ang kanyang comment, Bishop Lido, good morning. Yes, thank you very much at good morning din. Praise God, watching from Gingog City, Misamis Oriental, Mindanao. To God be the glory. Amen. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Pagkiparating ko rin ang aking pamumusta sa inyong overall bishop ng Pre-Methodist Church. Hallelujah. How are you, my dear Sheila Marie Angkiliano Kalahi dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. Shout out dyan at God bless Angkiliano Kalahi family. Palapakan po natin sila dyan. Ang ganyang comment, good morning po with 3 emoji of prayer. Thank you very much at likewise. At ganyan mo lang sa ating kapatid na yes, how are you, my dear Agnes Aquino Javier ng United Methodist Church sa bandang Santa Teresa, Cagayan Valley. Shout out dyan at God bless Aquino Javier family. Palapakan po natin sa lalag dyan. Ang ganyang comment, good morning po. Maraming salamat at good morning din lahat po sa inyo dyan. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Merle Abit. Yes, kaanib po ng Capital Methodist Church ng Sito Balanga, Bataan. Shout out to Lubidian at God bless Abitong family. Palapakan po natin sa lahat dyan.
Hallelujah. Praise ang kanyang kamay. God bless us all po sa ating lahat with the one emoji of mukha. Yes, maraming salamat at gaydin lahat po sa inyo dyan. Gaydin mo lang sa ating kapatid na yes, Abit your Lucas Mariano. Added comment, good morning and God bless po sa ating lahat. Mga ka-ride on with emoji of prayer. Thank you very much. At likewise, at gaydin mo lang sa ating kapatid na yes, how are you my dear? Yes, ang ating yes, musician. Magaling na umawit. Yes, Evangelist, yes, Saldia Carlos mula sa UCAP, United Christian Artists of the Philippines. Puri na Panginoong Diyos. Nice to meet you in this live streaming. Yes, shout out to you at God bless Carlos family. Of course, your ministry, pala para po natin sila. Hallelujah! At gayon din na kanyang comment mapagpalang buhay. Thank you very much at gayon din lang po sa inyo dyan. Gayon din muna sa ating kapatid na Teresita Herman. Yes, shoutout with yan sa bandang Baguio City, Benguet Province. Yes, God bless Herman family and your family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment ay blessed the morning, Bishop and family, and to ride on ministry with one emoji of kumay-kumay at gayon din ang puso at gayon din ang emoji of prayer. Salamat po at gayon din sa inyo lahat dyan. Purihin natin ang Panginoon at gayon din at comment muna sa ating kapatid na Agnes Aquino. Aquino Javier, ng emoji ng kulay pink na heart, ng yes, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan ba lang sa kapatid na Teresita Herman added comment. Keep safe to all. God bless with three emoji of prayer. Thank you very much. Likewise, kaya din sa ating kapatid na how are you, my dear Achi, dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya mo? Kumusta ang mga anak mo? Kumusta ang bilang isang nurse frontliners dyan? Kumusta ang iyong ministeryo? Yes, God bless in your family po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At birthday pala ng iyong anak kung isang araw, purihin ang Panginoon and may the Lord continue to bless your anak na birthday niya. In the mighty name of Jesus, more and more birthdays to come sa kanyang buhay with good stature and of course with bright future sa kanya. Yes, with the continuing protection of the Lord Jesus Christ and the sustainability to be strength and blessing for the Lord Jesus Christ for your whole family. Yes. Purihan at may palapakan natin ang kanilang anak na birthday ng isang araw at awitan naman natin kahit na nakalipas na yung birthday ng kanyang anak. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, isa sa mga anak ng kapatid na Achi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan po natin ang kanyang anak na birthday niya nung isang araw at purihin natin ang Panginoong Diyos at nakita ko sa kanyang uploaded sa kanyang Facebook na kung saan nakasakay sila sa bangka at naglalayag. Purihin ang Panginoon ang kanyang comment. Happy morning, Bishop Ma'am Jean at sa lahat ng Ride On Ministry. God bless po sa lahat with emoji of prayer ng Bulaklak at gayon din ang bulik. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much and same to you. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Lydia Briones Malbog? Kumusta tibiyan? Kumusta kayo dita? Yes. Sampaloc, Manila City. Yes. Sa Metro Manila. Kumusta rin ang iyong resort dyan sa bandang Pampangasinan? At gayon din kumusta na iyong new established na inyong business dyan sa bandang Sampaloc. Yes. Shuttle of Jan at God bless Briones Malbog family. Palapakapan natin sila. Yes. Sila po ay kindly po ng United Methodist Church. At gayon din ang kanyang comment. Good morning, Bishop. Thank you very much at good morning din sa lahat po sa inyo dyan. Yes. Gayon mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Reverend Ronnie de la Cruz ng United Methodist Church and sa bandang Itchag Isabela. Shuttle of Jan at God bless de la Cruz family. Of course, your ministry and leadership. At gayon din pagpala ng Panginoon Diyos ang iyong live streaming na ginagawa. Pagpala ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon Diyos ang kanyang comment. Watching you, Bishop. Thank you very much. Yes. Watching you too. Hallelujah! Praise the Lord! Gayon din mo lang sa ating kapatid na yes. How are you, my dear Anatolia Apan de la Cruz? Yes. Kanib po ng Yes Design Methodist Church sa bandang barangay ng Concepcion ng General Tinyon. Yes, General Tinyon Nueva Ecija, shout out to Janet Gavnes, Apan de la Cruz family, palapakan natin sila lahat dyan.
Ang kanyang comment ay good morning, Bishop. Keep safe and healthy. God bless Gridon Ministries sa ating Diyos at papurit. Maraming maraming salamat po at gayon din bulat po sa inyo dyan. Gayon din ang kanyang added comment is watching. Thank you very much. Yes, how are you, my dear beloved Deaconess Ruth Tumicos ng Magoong Ginato Baptist Church, Bayan ng Lilamula na Odelonte, Mindanao, Seattle, Bidyan at God bless Tumicos family, and of course, your ministry and leadership to the church and society. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop Diotangonan, Ma'am Jean, and everyone watching, praise the Lord at... May connection ngayon na dito. Yes. Salamat po, Bisha, for the message. Please include me in your prayer for God's wisdom, anointing of the Holy Spirit, protection, hashtag protection, and guidance, especially share God's words this Sunday. Hashtag God bless you always. Thank you very much. At added comment, amen po, with emoji of pour up. Yes, prayers at gayon din ng thumbs up. Alayo, palapakan natin ang Panginoon. God bless to make his family. Yes, tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, Panginoon, ang taos puso na prayer-request ng kapatid na Deaconess Ruth Tumicos. Salamat po sa kanyang buhay na kanyang pinaglilingkod, Panginoon, sa church at gayon din, Panginoon, sa lipunan. At higit sa lahat, Panginoon, sa iyo, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, salamat po sapagkat na nagagamit, Panginoon, ang kanyang mga talents, ang kanyang mga kakayanan bilang isang diakonesa, Panginoong Diyos, sa lahat po ng resipyente ng kanyang paglilingkod at ministry, Panginoon, tunay nga naman na marami pong na-empower at napabago ng buhay, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo at proteksyonan ng kanyang buong pamilya, iingatan, Panginoon. At pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, pagpalain mo rin ang kanyang mister, ang kanilang mga anak, pagpalain ang buong congregation. Yes, na sila patuloy na maging matatag, lumago at gayon din ang kanilang mga kabuhayan. Panginoong Diyos, gayon din, Panginoon, ang kanyang request na kung saan ay pagkalooban mo siya, Panginoon, ng inyong karunungan at kaalaman, Panginoong Diyos, ang inyong paggabay, Panginoon, sa kanyang buhay. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, sa kanyang paglilingkod sa inyo, lalo na itong paparating na linggo, Panginoon, na kung saan siya po ay magbabahagi ng mabuting balita at sa lahat pa ng pagkakataon, Panginoon, ay patuloy. Kung saan mabisa matagumpay na siya po'y kasangkapanin mo, ang bawat lalabas sa kanyang puso at gayon din sa kanyang labi, Panginoon, na naihahayag ng mga salita na nanggagaling sa inyo, Panginoong Diyos, at tunay nga naman na ito po ay titi mo at magkakaroon, Panginoong Diyos, ng mga ipasabi. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At gayon din mo lang sa ating kapatid na yes. How are you, my dear Minister Leonard Dato ng Dubai, Shuttle Binyan sa mga Pilipinos dyan at gayon din. Yes, God bless Dato, family of course, your ministry and leadership, lalo na sa sama-samang tagbataan laban sa COVID-19 tuwing alas 9 ng gabi. Palapakawan natin, God bless Dato, family. Hallelujah. Praise the Lord ng kanyang comment. Yes, blessed Wednesday po, Bishop and Ate Jean and Lola Biyaya. Salamat po sa Panginoon sa kaloob na panibagong buhay at kalakasan. Yes, glory to God at palapakan natin ang Panginoon, tunay nga naman ang napakabuti ng Panginoon. Yes, kayo niyo ba lang sa kapatid na our my dear DSE Reverend Mercedes the Grace sa Valenzuela ng Maria Aurora Methodist Church at gayon din ng Maria Aurora District. Yes, Seattle, Virginia at God bless sa Valenzuela family, of course, your ministry and leadership. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay God bless Ride On Ministry, keep safe, Bishop. Thank you very much. At likewise, hindi mo lang sa ating kapatid na Abed Dior Lucas Mariano at Gavin, salamat po, Bishop, sa napakagandang mensahe. God bless po. With one and with your prayer and heart, palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. At kayo nyo na kanyang added comment, amen at amen. Yes, palapakan natin ang Panginoon. And million and billion amen to the Lord that Jesus. At kayo nyo na sa ating kapatid na Lady Lacandanzo ng Maribulocan, Shadow Vigian at God bless Lacandanzo family, palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po to all, magandang buhay sa ating lahat, God bless us all, thank you very much likewise. Gayon din pala sa ating, yes, ang aking kamag-anak, yes, Tapan, yes, how are you my dear Kataluy, yes, Dr. Luningning Cruz,
Diyan sa bandang Kalawakan City, Metro Manila, Shadow Bidyan at Galdas Cruz Family, para pakapan natin dyan. Please extend my regards to the whole family. Yes, ang kanyang comment na mapayapang buhay po. Thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon mapayapa. Yes, yes, kapayapaan. Yes, puri ng Panginoong Diyos. How are you, my dear? Yes, kapatid. Yes, Mercy E. De La Peña. Nice to meet you. In this live streaming, how are you? Kumusta ang kalagay mo dyan sa bandang Calgary, yes, Atlanta ng Canada. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon at shout out with Jen at God bless De La Peña family. Palapakan po natin sila dyan sa bandang Calgary, Canada. Purihin natin Panginoon Alberta, Canada. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kanyang comment. Amen. Yes. Amen sa Panginoon. Please extend my regards to all Filipinos dyan. Pakayat kayong ganyan sa buong pamilya mo. Yes. Hallelujah. Agay din ang kanyang added comment. Yes. Prayer request po, Bishop, sa kalusugan at kalakasan ni Rupo De La Peña ng San Jacinto, Pangasinan. Thank you po. God bless sa ating ride on the ministry. Yes. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for this particular request of yes, Sister Mercy De La Peña, Panginoon, para po sa kanyang minamahalasaw, Panginoong Diyos, na nasandyan sa bandang San Jacinto, Pangasinan, ang kapatid na Rupo, yes, De La Peña, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan, Panginoon, yes. Pagpalain mo siya, Panginoong Diyos, at dulutan mo siya, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan, at gayon din ng kagaanan ng kanyang pakiramdam, Panginoon, at gayon din ng lubos na kagalingan, at kaayusan ng kanyang kalusugan, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kapatid na Mercy, yan, sa kanyang kalagayan po, sa bandang Alberta, yes, ng Canada, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw siyang mag-ingat, magpala sa kanya, magtagumpay sa kanyang trabaho dyan, at gayon din ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos, with your protection, safetyness, and blessing na kailangan po nila. In the mighty name of the living God, Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards kay, yes, your beloved husband, Rias Rupo, yes, De La Peña, asan na sinto Pangasinan. Yes, palapakan po natin lahat po sila dyan sa bandang San Mauricio, Pangasinan. Yes, gayon mo lang sa ating kapatid na, yes, how are you, my dear, yes, another, yes. Yes, how are you, my dear, amplifier, yes, Romela Banson ng Abukay, Bataan. Ano na yung pangalan ng church dyan? Yes, New Life Methodist Church. New Life Methodist Church, Abukay, Bataan, Shadow Bidyan at Gamblers. Yes, Banson family, pakaingat kayo, pagpalain ng Panginoon. Palapakan po natin si Rala dyan. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoong Diyos at gayon din ang kanyang added comment sa pagkakataon na ito. Yes, blessed morning po, Bishop, and ride on the ministry. Pasama po sa prayer na lang po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa Diyos at sa Ride On Ministry. Yes, aming Ama at aming Diyos, dumadalangin kami sa pagkakataon na ito para po sa aming kapatid na Romel Banson at gayon din sa kabuuan ng kanyang pamilya na kinabibilangan, Panginoong Diyos, patuloy po na kung saan naiingatan niyo sila, protektahan, ligtas, at dulutan lagi sila, Panginoon, na maayos na kalusugan, at gayon ni Panginoon sa anumang kanilang mga ginagawa sa araw-araw, ay magtatagumpay, Panginoong Diyos, at gayon din na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain din ang kanilang church, New Life Methodist Church, pagpalain niyo rin ang kabuuan ng distrito na kanilang kinabibilangan at ng region. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay mga nagsabi ng amen. At amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayunin mo lang sa ating kapatid na DSE Reverend Marcelita Grace Valenzuela. Added comment, Bishop, pakisama din po sa prayer ang isa sa ating woman worker dito sa distrito ng Maria Aurora na si Julianne Maynes Serafinas. Maselan po ang kaniyang pagdadalang tao at kasalukuyang nakabedres po siya. Tiway po, Bishop, God bless. Yes, parang inaanak ko ito, ano? Yes,
Parang inaanak ko itong mag-asawang ito, si Pastor Serapines at si Julian. Yes, main si Serapines at nagbunga na yung kanilang pagmamahalan at kobinante sa ating Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ. Narito po ang prayer request ng aming DSE Consuela, Panginoon, para po sa aming kapatid inanak Julian, main Serapines, Panginoon, dyan sa bandang Mario Aurora, Panginoon, sa kanyang maselan, Panginoong Diyos, na pagbubuntis, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumabay, manguna sa kanya. Yes, Lord Jesus, gabayan po ninyo siya ng Panginoon, hindi siya mahirapan. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, lalo na sa panahon ng kanyang panganganak, ay maging maayos at matagumpay, O Diyos. At yan po ang aming kahilingan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang preparation. Pagpalain niyo, Panginoon, samantalang siya ay nakabedres, Panginoong Diyos, dulutan mo siya ng kagalakan. Dulutan mo siya, Panginoong Diyos, ng maayos na kalusugan at pangangatawan. Upang siya ay may handa, Panginoon, sa darating na araw ng kanyang panganak, pagpalain niyo silang mag-asawa. Pagpalain niyo ang kanilang ministeryo at leadership na ginagampanan sa kanilang destino, Panginoon. Matugunan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan sa araw at napagpapala din ang kanilang kongregasyon. O aming Ama at aming Diyos, umasa kami na ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, Panginoon, maging maayos po ang kanyang kalagayan, na maging healthy at may silang, Panginoon, na matagumpay, Panginoong Diyos, dahil meron po kayong plano sa kanya. Yes, yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen sa Panginoon. At please extend my regards sa aking inaanak na Jolian Main Serapines at gayon din kay Pastora Serapines. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Alam niyo po ang kwento dito. Nung ikinasal yan ay bago sila ikinasal ay nasa perpetual yes, general hospital ako. Pagkatapos ay one day before the wedding, yun po yung aking paglabas sa magpagamutan na kung saan ay tumuloy na ako dyan sa bandang Maria Aurora Methodist Church. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, how are you, my dear Deaconess Merlin Sebastian? Kumusta ka na? Yan pa rin bang itsura mo? Yes, purihin ang Panginoon at shout out dyan sa bandang Bungabong Nueva Ecija. Yes. Kaya din shout out sa AIM Pilipinas Kalinga, ikaw bilang isang program director at gayon din ang sa iyong destino dyan sa bandang Mega Church ng Kabanatuan City. Ng Kabanatuan City, Nueva Ecija, shout out dyan at God bless the Sebastian family, of course, in ministry and leadership. Palapakan natin sila na dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Good AM po sa lahat. Thank you very much at likewise at gayon din ang kanyang added comment. Purihin ang Panginoon sa mga answered prayers. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon mo lang sa ating kapatid na yes, how are you, my dear Auntie Lilia, Lilia Tangonan Mariano Borromeo dyan sa bandang yes, Nagilian Isabella. Yes, shout out with you the God bless Borromeo family, Mariano family, Tangonan family, palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, please extend regards to the whole family at gayon din my request to pray for may I request to pray for your uncle for better health. Thank you po. And God bless po. Yes, ang aking kapangalan na uncle. In the mighty name of Jesus Christ, nilalapit po namin ang particular na prayer request ng Auntie Lily Borromeo para po sa kanyang minamahal na asawa, Panginoon. Yes, personal po ninyo nakatagpuin siya sa ngayon, Panginoon. Ang naman ang kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus. We claim and we declare
Healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, blessing upon blessings, Panginoon. Yes, You are our Jehovah Jireh, great provider, Jehovah Rapha, great healer, Panginoong Diyos. And may it be granted, Panginoon, kay Uncle sa kanyang kalalagayan. Yes. Gayun din, Panginoon, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang lahat, sa mga manugang, sa mga anak, sa mga apo. Yes, continue to embrace them all. Envelop them with your continuing loving care, protections, and safetiness and sustenance, Panginoon. And may their daily, Lord Jesus, be granted. Keep them away from this virus, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming pag-iusap panalangin. Yes, amen at amen sa Panginoon. Yes, kayo din ang added comment. Keep safe, Bishop, and buong pamilya po niyo. Yes, thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo. How are you, my dear? Yes. Nehemias Orfiada, kaanib ng Marabon Central United Medical Church, Marabon City, Metro Manila, Shadow Bidyan at Gabriel Orfiada family. Para pakampo natin sila lahat dyan, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Please extend my regards to your whole family at purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, good morning po, my beloved Bishop. God bless po. Thank you very much. At again, good morning lahat po sa inyo dyan. Yes, how are you, my dear? Yes, kumare. Deaconess Evangeline Eugenio Rosquita ng United Methodist Church dyan sa bandang Bukidnon na Mindanao. Kumusta kayo dyan? Shout out dyan at God bless. Rosquita family, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Kamusta na ang kumparing dating Diaz Tino, Hallelujah, and the whole family, puri ng Panginoong Diyos. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop, and Madam Jean, watching now, ride on the ministry. Thank God sa successful wedding sa aming anak ni si Jardy Rosquita and Michelle amidst the pandemic. Thank you sa prayers and blessings. God bless you more and your ministry, Bishop. Thank you very much. At pinaparating po namin ang aming pagbati sa matagumpay na wedding, yes, ng iyong anak na si Jardy Rosquita at iyong manugumuna na si Michelle. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede. Panginoon, na ito pong pinag-ugnay niyo, Panginoong Diyos, na si Jardy, Panginoon, at si Michelle, Panginoon, Rosquita, dyan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng kanilang wedding na ginanap sa panahon ng pandemic, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, at patuloy po ninyo na pagpalain silang mag-asawa sa panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa sa kanilang pagtatayo ng isang pamilya. Yes, may you continue to be with them with your inspiration, with your wisdom and knowledge, ways and means, Panginoon, on how to do it. Yes, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kanilang manifestasyon. Patuloy, Panginoon, na maging maalam, maigting ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at magbunga, Panginoon, ang pag-ibig na ito. Nang isang pamilyang, Panginoong Diyos, na kung saan namumukadgad at punong-puno ng bunga. Ingatan niyo sila, protektahan, Panginoon, at gawin na maayos po ang kanilang mga kalusugan at magtagumpay, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan at gayon din ang kanilang mga paglilingkod sa inyo. Yes, bless the whole family of Rosquita. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at awitan nga natin ang kapatid na ito. Yes. Happy, 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 happy wedding sa inyong dalawa. Yes, Jardy Rosquita, Michelle Rosquita. Happy, 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 happy.
Happy, 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 happy wedding day. Palakpakan po natin ng mag-asawang ito, Jerry at Michelle. Palakpakan natin. Best wishes and prayer to both of you. Yes. Pagpalain kayo ng Panginoon ng maraming supling. Hallelujah. Ngayon mo lang sa kapatid na Sheila Marie Angkiliano Kalahi, added comment, maraming salamat po and praise God sa walang sawang pananalangin para sa aming pamilya with 3M with your prayer. Welcome po and to God be the glory. Yes, puri ng Panginoon at magpananalangin tayo lagi. Ngayon mo lang sa kapatid na Rainy Matunang dyan sa bandang, yes, Angeles City, Pampanga. Yes, may Kenny Wah. Yan, siya tulubin dyan at God bless Matunan family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Pwede pong isama po nyo si Edward Awing. Yes, yan ba talaga ang apilyado niya, kapatid na Remy? Edward Awing po ng Kalinga Apayaw. Yes. Bagong opera po, may tumor cancer po. Yes, isama po ninyo patuloy na kagalingan po niya. Salamat po. Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na itas natin ang ating kanang gamay, aming Ama at aming Diyos. Narito po ang prayer request ng kapatid na Remy Matunan, Panginoon. Para po o aming Ama sa aming kapatid na Edward Awing, Panginoong Diyos. Yan sa bandang Kalinga Apayaw, Panginoon, na kung saan kailan lang, Panginoon Diyos, ay siya po ay naoperahan. Dahil siya, Panginoon, ay meron pong tumor cancer, Panginoon. Kung kanya at sa pagkakataon na ito, o aming Ama at aming Diyos, ang aming maigting na pakiusap, Panginoon, nagawin po ninyo ang lahat ng pinakamainam at pinakamabuti, Panginoon, na kalutasan ng pinagdadaan ng kapatid na ito. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, maghilom ang mga sugat na kanyang tinamo. At gayon din, Panginoon, ang kanyang lubos na kagalingan at kalakasan na makalayas siya, Panginoon, sa kanyang pinagdadaan at tumor cancer, Panginoon. Lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness para sa kanya, Panginoon, at pagpalay mo rin ang mga gawot na kanyang tinete, mga pagkain at gayon din ang mga panalangin namin, Panginoon, at gayon din pagpalay nyo na matugunan din ang pangangailangan ng buong pamilya sa pinansya at gayon din sa espiritual. Pagpalay nyo ang pagamutan na gumanap ng operation. Salamat po sa mga medical frontliners na umopera sa kanya, Panginoon. Yes, pinagkakatiwala po namin ang buong pamilya ng mga Awing. Gayun din, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Matunan in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards to kapatid na Edward Awing ng Kalinga Apayaw. Para pakaraman natin lahat po ng mga tagaling-tagalinga Apayaw. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Magbigay mo lang sa ating kapatid na Diconis Evangeline Eugenio Ruskita, added comment. Thank you, Bishop, sa prayers. Welcome po and to God be the glory. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. At umaasa tayo ng Panginoon patuloy na sumaatin at magpala at gayon din na siyang ating patuloy na subaybay at magbigay sa atin ng karampatan na katugunan sa lahat po ng ating mga pangailangan sa araw-araw at sa titwina. Yes, nice to meet you again. This live streaming. Yes, Lord Carmelita de Silva Roque. Yes, Shato Bignan at Galvez. Roque family, palapakan natin. God bless Silva family, palapakan natin. God bless ang kabuuan ng pamilya ng mga corner, palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop Lee Tangonan ng family. Ganon din po sa lahat ng nangangasiwa ng Rydon Ministry at sumusubaybay. Yes, salamat po at magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon. Yes, sa pagkakataon na ito ay tanggapin natin ang banalabasbas ng ating Panginoon sa Kanya na makapag-iigat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian.
sa isang Diyos ng ating tagapagligtas sa pamagitan ng Kristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, katakilan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes. Added comment mula sa ating kapatid na Remy Matunan. Salamat po, Bishop. God bless po. Welcome. At gayon din, amen sa ating Panginoong Diyos. Palapakan natin ang bawat isa. Peace be with you. Sabihin natin sa ating mga kasama. At gayon din, sabihin natin sa bawat isa, oh, I love you with the love of the Lord. Palapakan natin ang bawat isa. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itaas natin ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. Lagay natin ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Tapat ng ating puso. At gayon din yung mga tayo sandali at naman, tignan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan na meron pong kasamang. Yes, napakasarap at napakatamis na mga ngiti natin. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan naman natin ang ating mga sarili. Higit sa lahat ang Panginoon. Yes, Abit Dior Lucas Mariano added comment. Amen, palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, nirurecognize natin ang presensya ng ating kapatid na yan sa Bilma Domingo ng kahani po ng Pansol Medi Church at sa bandang Pansol Dilaman, Quezon City, Maria Manila. Shout out to Bidyan at God bless Domingo family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, yes, iba paano kung saan din natin madidermine lahat po kayo ay well acknowledged and may the Lord continue to bless you all. Yes, hallelujah. Purihin natin ang Panginoong Diyos na kung saan sa pagkakataon na ito. Yes, mula sa episode 421 ng Ride On Ministry, pansamata na nagpapaalam sa atin tungo sa marami pang mga episode tuwing Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Yes, nararapat lamang sa pagkakataon na ito na ang oras sa 11:32 ng umaga. Ibinabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Please receive my embracing love to all of you. Hallelujah, and our embracing love to one another. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibinabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, until we meet again.